Hi guys, I'm Kredin. So welcome back to our YouTube channel. So as you know, we have done our first video for how are you going to prepare for your wedding. So sana napanood niyo yon. So kung hindi niyo pa siya napapanood, you may go to our Facebook page. The link is written on the description below, so you may link that. And as promised to you, we will be giving the whole guidelines and tips on how are you going to prepare a wedding the engineer way, cost effective, systematic flow, and timeline. For those who are first time na makita kami, and those naman na gustong makapanood ng sunod-sunod na videos namin para makatulong sa pagpre-prepare ng wedding nyo, you may subscribe on this channel. So paki-click na po siya ngayon. Ayan, na-click nyo na. Okay, thank you very much. And you may also like and share this video para naman sa mga kamag-anak or family members nyo or friends na ikakasal din. And as you know, we also have the KEE Malasakit Movement, of which part of the proceeds for every booking binibigay po namin o dinodonate namin sa mga babies. Nagdo-donate din po kami ngayon sa mga frontliners. So, hope you can share us your blessings para matulungan natin ang mga frontliners at mga babies. So, are you ready to learn? First supplier na dapat nyong i-book is charan coordinator. It's not just because we're a coordinator, but simply because you need a coordinator, no? Ano ba ang ginagawa ng mga coordinator or wedding planner, no? Sila yung magpo-pull, mag-organize for you at mag-i-implement. Coordinators or planners also do troubleshooting, especially for on the day of the event, no? Sila yung mga troubleshooters natin. Sila yung mga kumbaga, sila talaga yung mag-handle ng mga emergencies mo. And then it is very important to hire a wedding planner or a coordinator because they are professionals. Para lahat ng bisita mo, ng kamag-anak mo, ng friends mo, may enjoy nila yung event. Hindi sila masyadong masa-stress. Kasi ang coordinator or a planner, sila talaga mag-handle ng stress mo for the entire day. Para hindi kayo mahirapan. So kayo, kumbaga kayo, relax, may enjoy nyo yung wedding nyo. Sa amin, sa events engineer, ang handling namin ng events, lagi namin sinasabi, kami ang PWD mo. Ano yung PWD? Hindi yan person with disability. But it's technically will be your production staff, kami yung writer, at kami yung director mo. KEE is your PWD. Same goes with your coordinator kung sino man ang mabubuk nyo. So, ang pinaka-importante nating kailangan alamin sa sarili natin, you as a couple, ano ba yung kailangan nyong i-book talaga? Planner ba or coordinator? Ano ang difference between a wedding planner or a wedding coordinator? So, by the definition itself, wedding planner plans the entire details of your wedding. No? So, usually, it goes hand in hand with semi-coordination and a full planning coordination. Yung coordinator, it's technically coordinating. Coordinators are being hired pag on the day, wedding services na lang ang kailangan ng couple kasi nagawa na nila lahat. So, later on, we'll discuss to you ano yung difference ng mga services. To give you a clarity,
a wedding coordinator is just not a coordinator per se. So, hindi naman ganun kadali na ang coordinator mo kahit on the day service lang yan ay nagko-coordinate lang. Hindi ganun kadali yon. For us, kami para sa grupo namin, no? Speaking for our group, kasi kami syempre kabisado namin kung paano kami trumabaho. Kami bilang coordinator kahit on the day pa yan, we tend to help the client. We teach the client. Kasi ako, ang advocacy ko kasi is to teach. Basta as soon as they book us, we teach the client. Ang difference lang for our group, no? Speaking for our group, pag on the day coordination, kami ang nagtuturo sa'yo. We serve as your planner pa rin. Pero kayo ang mag-execute. No? We will guide you. Parang pag ang coordination services sa amin ng on the day is like hiring a consultant. We will teach you how you will execute, no? Unlike for having a semi or full coordination, it's having a project manager or project team, project management team na mag-handle talaga ng entire details ng event mo. Okay, so I hope klaro na yung difference between a wedding planner and a wedding coordinator. So, pag-isipan nyo kung anong kailangan nyo. Planner ba? Or coordinator. So, ano ba yung mga services na ino-offer karaniwan ng coordinator? Para alam nyo din kung mag-hire kayo ng coordinator na to or planner na to, ano yung services na kukunin nyo from them? At kayo, couple mismo, ano yung kailangan nyo? So, usually, there are three types of services, no, for a wedding planner or coordinator. Una is the full coordination. Full coordination usually starts 1.5 years or 1 year before your wedding day. Ito yung mga tipong hindi talaga kaya ng couple mag-prepare. So, kailangan talaga is project managers. Kasi it would start from planning per se. No? Planning your wedding theme, yung color palette nyo, yung ano magiging look ng entire wedding nyo, from the dress, the makeup, the hairstyle, the setup of the styling, the church, the venue, ano magiging look niya, from the look of the invitation to the souvenir, etc., etc. So that's the whole planning. It also includes yung total budget nyo. Ibe-breakdown yung mga kailangan nyo ng isang wedding planner. Tapos, ibabudget yan, and then logistics-wise, financial, technicalities, lahat yan itatouch ng isang wedding planner and coordinator, no? Pag yun ang kinuha mong service. So, technically, from production, writing a script, and directing, no? So, yun yung pinakang in a nutshell explanation sa inyo. So, pag full coordination, it also includes yung calling all of your guests, RSVP. Kami sa events engineer, we give this RSVP as free service for semi tsaka full coordination. We do call your guests 3 months before ng wedding day. No? Tama po yan, 3 months before wedding day. Tsaka kami talaga yung nagtatawag. Nangungulit talaga kami ng bisita nyo kung pupunta ba sila o hindi para hindi sayang yung binayad nyo. So that's the full coordination. Next is the semi-coordination. So, semi-coordination, ito yung part na kaya ng couple pero hindi niya kaya yung entire preparation. So, usually, clients book ng mga semi-coordination 1 year before or 6 months before the event. So, anong difference ng semi tsaka full coordination? Ang semi-coordination, may na-start na si couple. May theme na, may venues na, may part of the suppliers na book na nila, pero hindi na nila kayang tapusin. O kaya, major suppliers na book, tas talagang wala na, hindi na kaya ng oras nila, o sobrang nasa-stress na sila. May iba kaming couple, ang term nila, nag-aaway na kami. So, nag-source out na, nag-upgrade na sila sa amin ng service, kinukuha na kami ng semi-coordination. But usually, ngayon, ang uso na is on-the-day coordination. So, ano naman yung on-the-day coordination? On-the-day coordination, meaning si couple mismo yung nag-book ng lahat ng supplier. Siya talaga yung nagplano, tas ipapasa na lang niya yung detalye sa coordinator niya. No? May checklist, ipapasa sa'yo. Kami lang sa events engineer, medyo OC kasi kami. No? So, medyo
Meron talaga kaming forms na sinusundan para si couple, kahit on the day pa yan, semi or full coordination, guided. Pag full coordination, may 18 forms kaming binibigay sa couple. Pero karaniwan nun, kami, since full coordination yan, kami ang nag-fill up. Kasi sa amin manggagaling ang detalye, decision sa couple. Pag semi, 50-50, na may mga details na galing sa couple, ito turn over sa amin para ma-pull namin ng detalye. Pag on the day coordination, meron kaming 14 forms na naka-template na 'yon, fi-fill upan lang ng client para alam ng couple kung ano yung mga detalye ang kailangan nilang i-prepare. So basically si couple guided siya kung ano yung kailangan niyang i-prepare kahit on the day coordination siya. So sa amin, we don't measure kung how soon are we going to start the services. Kami, as much as possible kasi, we teach the client kahit on the day coordination yan. We talk to client as early as possible. May iba lang dahil busy sila. So, we give them time. So, binibigyan lang namin sila agad-agad ng checklist as soon as ma-conform yung contract, yung detalye ng contract. We give the forms right away para si couple may guide na siya. No, sabi nga ng isa kong couple, pwede na kami gumawa ng libro. Dahil dun sa forms na binibigyan namin. Yun po kasi yung profession ko bilang industrial engineer. Trabaho kong gumawa ng forms. So, may mga side kwento. May mga clients kami na nasa-stress dun sa forms namin, no? Pero sabi ko nga, yung stress, kasama yan ng preparation. Pero, at least, hindi ganon kabigat yung stress dahil automatic, naka-spoon feed, alam nyo na kung ano yung dapat na detaling ibibigay nyo sa aming coordinator kung on the day man yan. At kung semi or full, guided kayo kung ano yung mga details na kailangan natin i-pull together. Okay. So, bago tayo magtuloy-tuloy, again, please don't forget to like, share, or comment on this video kung may mga additional kayong informations or learnings that you wanted us to make a video on. Please do a comment now. And click the subscribe button and the bell para you'll be notified every time we'll be having a new videos to share to you. So, what to look for naman for a coordinator, no? Medyo mahirap sagutin yan kasi coordinator ako. Pero just to share to you para mas medyo side ng couple, na-experience ko kasi na isang buong pamilya, in-interview ako, no, before hiring me as their wedding planner. Full coordination kasi ito eh. Buong pamilya, nanay, tatay, apat kasi sila magkakapatid. So, yung sister niya, yung brother niya, at sa pangatlo yung bride, tas yung bunso nilang kapatid. Yung dalawa kasi niyang kapatid na panganay, magkakaiba yung coordinator nila. Pero yung coordinator sa nakuha nila, medyo high-end, no? So, nabasa kasi kami nung bride sa Wawi. Gusto kaming kunin ng bride kasi medyo affordable yung rate namin. Kaya lang, yung parents tsaka yung dalawang kapatid, medyo skeptical kasi bak daw yung rate namin ganon. Medyo malayo dun sa previous coordinator nila. So, in-interview nila ako, no? So, panel interview talaga. Nakakatuwa. Nakakatuwa kasi na nagustuhan nila yung sagot ko. At nung tinanong ko yung tatay, bakit nyo kami pinili? Siyempre tinanong ko na after kami mag-book. They felt na honest akong sumagot sa kanila. So I think that's the most important thing that you need to check. Hindi lang sa coordinator, no? But sa lahat. Yun, siyempre honesty. Tapos sabi nila, showing them there are forms, very detailed, no? So, lahat ng hindi nila naisip, na-explain ko sa kanila by merely showing our forms. Kasi ganun kung matanong nyo yung iba naming client. First meeting pa lang, hindi pa nila kami nabubuk, nagtatanong pa lang. Kahit sa fair, ina-explain na namin how we work. Kasi, naniniwala ako is at first instance, you need to set expectations already para malinaw sa both parties. Bilang client at bilang coordinator or planner, alam nyo na what to expect from each other, no? Nakalatag. Kasi kami, we don't
promise the moon and the stars and even the sun. We cannot do that, no? What we promised is, sabi ko nga, ang tagline namin, we serve with malasakit. Yun yung kaya namin i-promise. Hindi namin kayang i-perfect ang wedding. Kasi there's a lot of factors na pwedeng uncontrollable. Basta ang gagawin namin lahat ng pwede naming gawin para maayos namin ang kasal nyo. So I think that's the most important na dapat nyong check sa isang coordinator. How extent ang kaya nilang ibigay, no? Tapos, tinanong din ako ng family if legit ako. May business permit daw ba kami? May BIR? So I showed them, may business permit po kami and then may BIR if you need a receipt. Shinare ko din sa kanila na naka-IPO na yung brand namin, na yung events engineer, naka intellectual property na yan, naka-trademark. Side kwento din, in 2015 kasi, there's one coordinator na ginamit yung pangalan namin, events engineer, no? So, nung una, chismis-chismis lang, di ako naniniwala, until nakita namin sila sa isang exhibit. So, they're nakakatawa noon, paggabi, syempre nag-iikot kami mga exhibitor. Sa, nung gabi, hindi ko nakita. Pero nung kinabukasang umaga, isang sikat na owner ng caterer, nilapitan ako na sabi, dalawa yung booth. Sabi ko, imposible, I cannot afford to have two booths. It's not practical for us. Sinabi nga niya, may events engineer sa kabila. After discussions, nag-abide sila, din na nila ginamit yung events engineer. So, kami na lang po ang pwedeng gumamit ng events engineer sa buong Pilipinas, no? Na coordinator. Okay. Next, ang tanong, pangalawang tanong sa... pangalawa, ilang tanong na dalawa? Sorry. Anyway. Next na tanong sa akin ng father is yung tenureship. Gaya daw kami katagal sa industry. Ano na yung experiences namin? So, senior namin sa kanya na ako, personally, I started 2006. Pero yung team talaga, kumbaga, nagsastart na kami, nag-i-events na kami since then. Tapos, tinanong ako nung parents, how organized are we? So, pinakita ko sa kanila yung, since full coordination, pinakita ko yung 18 forms. Tapos, diniscuss ko sa kanila yung lahat ng forms. Hanggang kahit on the day, 14 forms, 16 forms pag semi. So, diniscuss ko lahat sa kanila yon. Tapos, sabi niya, how can you help us? Anong difference mo with other coordinating company? So, sinabi ko sa kanya yung mga ginagawa namin to be realistic about it. Kasi madaling sabihin na we serve with malasakit. Madaling sabihin. Pero ako, sinabi ko sa kanila specific details na hindi ginagawa ng mga coordinator, pero ginagawa namin, no? Kasi tinawag ng pangangailangan. Pero hindi namin trabaho. Like. Pero sabi ko sa kanila, of course, sana, huwag yung sa aming pagawa, pero kung tinatawag na pangangailangan, gagawin namin basta kaya namin, no? Like, mamalansya, magtahe, ano pa ba yung mga ginawa namin? Maggupit ng gown, right there and there, maggupit ng bangs, mag-makeup ng entire entourage, dahil ang makeup artist hindi dumating, mag-makeup ng bride, yung mga ganong senaryo na hindi talaga namin trabaho, pero kaya namin gampanan, no? May isa pang beses, na late ang photographer sa church kasi kawawa din naman na traffic sila. Pero wala kaming choice. Kailangan na mag-start dahil ang church sa San Sebastian, hindi pwedeng late doon. Ayaw mag-start ng family kasi walang photographer. Pero wala rin silang choice dahil pinapag-startan ng church. So wala kaming, kaming coordinator, nag-shoot talaga kami. Honest to goodness yan. Nag-picture kami, nag-video kami, tapos buti na lang, medyo smartphones na yung mga gamit namin, pero kung Jurassic Days pa, nako po, good luck. Kahit pa paano, nakatulong yung mga shots namin na ibigay namin sa photo video. So, yung mga ganong scenario. May isang time, nasira ang bridal car, so, walang choice, so, sasakyan namin. Mga ganon, mga things like that, no? Tapos, another important things is yon, no? Kung may kontrata daw ba kami. And nagulat sila, may kontra kami. And our contract, when they reviewed, sabi nila, this is the most detailed contract that we've read from a coordinator. So, natuwa naman ako. So, yun pala,
bago rin nila ako kinausap, nag-research sila tungkol sa amin. So, importante yung i-research nyo din yung makukuha nyong supplier. Not just for a coordinator, but kung sino mong supplier yan, i-research nyo din yung background. Swerte natin. Swerte nyo dahil ngayon, ang dami ng pwedeng reviews, mga wawis. Dati may girl talk. Makakapag-review kayo, no? Tapos may mga testimonials na ngayon. Unlike before, talagang wala. No? Purely instinct, tsaka gut feel. Pero swerte nyo ngayon, may mga reviews na. So, yun. Tapos, chinek din nila yung contract namin. So, when they check, pumasa kasi kinuha nila kami. So, ano ba yung mga dapat nyong chinecheck talaga sa contract, no? Para at least malinaw din sa inyo. Before you enter into a contract, dapat yung detalye, nag-agree talaga kayo. So, una sa lahat, ano yung services na kinuha nyo? Whether semi-coordination, full coordination, turnover, or on the day. May iba ang tawag pa, partial coordination. May iba na uso yung parang wedding consultant, yung tipong planner lang, pero execution hindi sila. So, depende kung anong scope. At dapat meron kayong kopya o meron kayong detailed scope na napag-agrihan nyo. Okay. Bukod dun sa rate, dapat naka-stipulate din kung meron ba silang additional cost na babayaran in case may additional service kayong i-require sa kanila apart from the napag-agrihan yung initial scope ng contract. Example, biglang nagkaroon ng seminar sa church, kasama ba yan sa binayaran nyo? O kaya bigla kayong naglipat ng venue, biglang naging out of town. So, yung out-of-town charges, meron ba? Overtime charges, meron ba? So, dapat yung chinecheck nyo. Yung out-of-town charges, normal yon, no? Lalo na pag ang supplier nyo, malayo dun sa venue pagdadausan ng inyong wedding. So, ako, pakiusap ko din sa mga couples, okay lang naman na makipag-negotiate kayo ng rate pagdating sa out-of-town. Wag nyo lang hanggat maari baratin or sabihan na i-waive ang out of town. Kasi karaniwan naman yan, kaya yan nag-out of town, kasi malayo talaga yung venue nyo sa kanila. Pwedeng yung venue nyo malapit sa inyo, pero considered as out of town, pero pwedeng malayo kasi sa supplier nyo. Tapos, ini-incorporate din kasi sa computation ng out of town yung travel time, no? Like for us kami, kino-compute ko yon travel time ng coordinator. Kami, we make it a point na ang coordinator, bago dumating sa prep nyo, busog na yan, nakakain na. Lalo na pag medyo may distance yung biyahe, hindi lang 1 hour or 2 hours, lalo ngayon, sobrang traffic bago kami makarating ng venue o ng hotel o kung saan mang prep. Ang haba ng biyahe namin, kahit within Metro Manila lang, sa sobrang traffic. So kami, pinapakain na namin ng supplier, ang coordinators namin, para pagdating sa venue, may lakas yan. No? Tapos may out-of-town fee din yung mga yan, dinadagdagan ng mga supplier, ang rate ng bawat crew. So yun ang pakiusap ko din sa inyo. No? So bukod doon, yung mga charges na yan, you need to check kung yung coverage hours niya pasok ba sa requirement nyo. Usually, ang wedding, 10 hours kasha na yan. Kami, may 1 hour grace period. Beyond that, karaniwan, hindi na yon ang common practice ng wedding. Example, kaya humahaba ang program kasi may banda sa dulo or may party. So, depende sa pinag-usapan yung coverage. Karaniwan naman, 10 hours is eksakto na. Longer than that, sobrang rin pagod yung couple, tas yung guest, sobrang pagod na din. So, karaniwan, mag-uuwian din yan. So, may iba namang supplier na ini-incorporate din, pati yung ingress at egress. So, depende yan sa pinag-usapan, no? Tapos, so, bukod dun sa coverage hour, crew meal, ilan yung pakakainin yung coordinator, tas kasama ba yung driver nila, tapos, ilang beses nyo silang pakakainin. So, usually, ang coordinator sa wedding ng Metro Manila, twice nyong pakakainin. Baka magalit sa akin yung ibang coordinator, no? Pero talaga, dalawa lang. Bakit? During prep, isang beses, tapos snack, kung magpa-provide kayo ng snack, and then during the
reception. Kami sa coordinating team namin, karaniwan kasi kami kumakain after na ng program. Hindi kami talaga nakakain ng during program. Ang hirap na magtrabaho tas kumakain. So, karaniwan, meron naman kaming snack. So, yun yung kailangan nyo i-check. Meal allowance. Pakiusap din, wag nyong titipidin ang mga supplier nyo. Not lang for the coordinator, but technically kasi ang coordinator at saka photo video ng pinakamahabang nagtrabaho para sa wedding nyo. So, wag nyong gugutumin talaga kasi manghihina ang mga yan. So, kayo din, kung kayo nasa katayuan nila, dapat medyo busog, no? Dahil nakasalalay din naman sa kanila ang ikagaganda. Big contributing factor ang busog ang coordinator at photo video. Tapos, yung mga meetings nyo, how many meetings? Unlimited ba yan? O may limit lang? Karaniwan sa ibang group, pag on the day, 2 to 3 meetings lang. Pag semi, at saka full coordination yon, medyo maraming meeting. For us, events engineer, we don't put limit on meetings. Basta malinaw na ang detalye sa amin, pwede nang hanggang doon lang yung meeting. Pero hanggat hindi malinaw sa amin, mga event managers, ang detalye ng wedding, hindi pa ayos ang forms, hindi namin kayo titigilan. So, medyo OC kami doon, no? So, and I think lahat dapat ng coordinator OC. Tapos, yung final detailing, kailan dapat mangyayari. Kasi kami sa wedding namin na hinahandle, ang timeline kasi namin, kailangan 1 month before ng wedding day, lahat ng detalye finalize. So, sa coordinators mo, ano yung timeline nila para sa inyo? Tapos, we usually require production meeting 1 month before para lahat ng mga supplier makakapag-usap kasama kayo, naka-sync in. Kaya lang may mga couples kasi na hectic ang schedule o kaya, syempre, consideration, budget yan eh pagka inimbitahan mo for a production meeting. So, yun, mag-a-adjust naman ang coordinator kung anong kaya ng couple. Tapos, in terms of other requirements, may ibang couple, biglang mag 2 weeks before, magpapahanap ng choreographer or magpapahanap ng mga ganito, ng ganyan. So, kung hindi siya kasama sa contract, linawin nyo kung magkano yung bayad sa ganon. Baka kasi nage-expect kayo na libre o kaya naman nage-expect kayo na minimal lang yung amount, maghuhulaan kayo, kailangan linawin nyo, maging, kumbaga, honest. Tapos, in terms of mga toll fee, parking, gas, dapat klaro din yan sa inyo at saka sa coordinator. Not just with us ha, pati sa mga ibang suppliers nyo. I-check nyo din yan. Kasi may iba na kaming coordinator, biglang sisingilin kami ng photo video for parking nila. So, ano ba yung nakalagay sa contract? Si coordinator ganun din. So, kailangan malinaw yan. Tapos, yung reschedule fee, meron bang reschedule fee na kunyari, nag-iba ng date, no? Ngayon kami sa events engineer, naka-waive ngayon ang reschedule fee namin. Bakit? Siyempre, hindi naman kagustuhan ng couple na mag-change ng date, no? So, wala kami reschedule fee ngayon. Tapos, bukod sa reschedule fee, cancellation fee. Dapat naka-stipulate sa contract yan. Paano kung bigla ka nag-cancel o nag-change ka ng venue, etc., etc.? Dapat klaro yon. So, karaniwan naman sa supplier contract na nakikita ko ha, may mga ganon, no? I don't know lang with other coordinator kasi hindi naman ako nakakita ng contract nila. Pero karaniwan sa mga ibang suppliers, may mga ganong terms and conditions. Tapos, just in case may mga dispute, pero sana wala, importante talaga nakaklaro sa contract yung mga napag-usapan nyo para wala kayong magiging problem. Meron ako isang client, particularly na abogado. Although marami kaming supplier, marami kaming customer na abogado. Pero may isang na abogado na sabi ko sa kanya, attorney, pa-check naman kung okay sa inyo yung contract. Alam mong sagot niya sa akin, ang contract creds, wala yan sa akin. Sabi niya, kahit abogado pa ako, we base it on trust, no? Pero syempre, hindi ko na yan babasahin kasi may tiwala ako sa iyo, no? Pero ako sabi ko sa kanya, attorney, kahit may tiwala ka sa akin, abogado ka, given that mas maganda may contract tayo. Sabi niya, no?
it's based on trust, sabi niya ganon. Hahabulin din naman kita eh, sabi niya ganon, just in case. So yung mga ganon, pero mahirap yon pag wala talagang contract. Kasi ano yung magiging backup nyo in case, no? So both parties dapat may contract. May iba kasing supplier din na wala talagang contract, no? So example lang to ha, just to medyo broaden a bit yung tungkol sa kontrata. May mga ibang supplier na ako na-experience ko, pag tinatanong ko si client, ba't wala kayong contract? Ay, kasi kamag-anak o friend or referral lang. Kailangan nyo pa rin ng kontrata. Kasi, ang contract, that would help you kung ano talaga ang expectations nyo at expectations ng supplier sa isa't isa, sa inyong dalawa. Tapos, lahat ng contract nyo, kailangan yung bibigyan ang supply, ang coordinator, no? Like kami, nagre-require kami na lahat ng contract nyo may copy kami. Same goes with other coordinator. I'm sure lahat sila hihingi ng copy ng contract ng lahat ng supplier nyo kahit on the day yan. Bakit? Ang coordinator, especially for on the day, yan ang mag-check ng lahat ng details ng kasal mo on the day of your wedding. And also, before your wedding, magtatawag yan just to reiterate with your suppliers ano yung, or remind your suppliers kung ano yung mga nakastipulate sa contract. Importante yan. Dahil si coordinator, yan ang magiging cross-reference. Na just in case, wedding day, ano ba yung dapat namin i-check sa supplier? So, kontrata ang pagbabasihan. Pero likewise, may dispute, no? On the event, si supplier may mga hindi siya na-deliver based sa listahan, tapos wala din naman yung may-ari, for example, lights and sounds, ang nandyan lang mga tech rider, mga tao, yung may-ari na kausap nyo, wala. Syempre kayo, di naman namin katawagan kasi syempre kinakasal kayo o minimake-upan kayo, etc., etc. So kaming mga nasa preparation or production staff nyo, ika nga, makikipag-contest na kami yan based sa contract. Based sa contract, ito yan. So, most likely kami, kung hindi pa yan full payment, i-hold namin ng payment. Para kahit papano, may ganansya kayo dahil hindi naman na na-deliver completely yung services. Or just in case, basta may dispute, meron kaming proof dahil may kontrata kami. Signed by you and signed by your supplier. So, mahirap pag walang kontrata. May nangyari sa amin, ang caterer nila, family friend, walang contract. Boom! Problema. Bakit? Ang daming kulang. No? Ang daming, based sa listahan ko, yun ang sinabi ng couple na i-check ko, pero kahit pukpukin ko yung tao ng caterer, kahit sigawan ko, kahit awayin ko, walang mangyayari kasi walang kontrata. No? So, mahirap din yun ng working without a contract. So, that's it. I hope you learned so much from this second video of handling or finding a coordinator. So, next videos natin is the venues and then susunod pa hair and makeup, photo, video, etc., etc. So, hope you stay tuned on our YouTube channel. So please do click the subscribe and the bell button para i-notify kayo for the succeeding videos na alam ko kakailanganin nyo. So primarily itong videos na to, sobrang giveaway. I know pati mga event coordinators, kahit papano, lalo na yung mga baguhan, matututo sa videos na to. So again, part of our advocacy is to teach, kaya nga nandito kami. And also, we are extending our Malasakit movement to babies. So, we have hashtag Help KEE, Help the Baby. So, parts of your deposits will be given to babies na tinutulungan namin for medical reasons since 2019 of February. And because of this situation, we are also helping out our frontliners. So, we have hashtag Help KEE, Help the Frontliner. So, if you book us, 10% will be given to you as a discount and 10% will be shared to them, frontliners and the babies. And some of you or your families can also donate. For every 700, we could buy
one PPE and one box of milk, no, for the infants. So, maraming po salamat sa panood nyo at sa pagtapos ng videos na to. So, to God be the glory. Thank you for your support. God bless.